Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 na Friday na. Oo nga. Oo, anong ganap? Anong ganap? Bakit? Sa Friday na ba matatanggap ang 13th month pay? Posible. Siyempre, ngayong Sabado din na magsha-shopping na nga sila. Oo nga eh. May out of town. Christmas is near. Oo, no, nakaka-excite yung idea na ang daming ang daming mangyayaring magaganda sa mga susunod na araw. Tama. Sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Mm. Isipin nyo, sa mga opisina ngayon, partner, uso na yung ano, yung prepare na sila. Laganap na yung pagpe-prepare for their Christmas party. Correct. Meron ng nakapag-isip na ng theme. Yes. Meron ng venue. Yan. Ang tanong, may host na ba kayo? Yan. Sumegue tayo dun sa may host na ba kayo para sa event po ninyo. Kung wala pa, alam na this. Ayan. PM is the key. Yan. Malaking bagay ang host sa ano ha, sa event. Ha. Ano mang klase ng celebration niya? Tama. Wedding, Christmas party, anniversary, product launch. Dapat perfect yung makuha niyong host diyan. Actually, dyan. Partner, malalaman mo talaga na ang isang kumpanya ay meron talagang budget kapag kakukuha siya ng host outside. Mm-mm. Oo, yung makukuha siya ng host na hindi within the company. Yes. Oo, malalaman mo talagang may budget. Oh. So kung halimbawa, ang kumpanya po ninyo, tuwing Christmas, kayo-kayo ang nag-host, alam na this. Nausgahan tuloy kayo. Wala kayong budget. At yung tawa natin ang lakas. Yung tawa mo'y panlait. Oo. Wala kayong budget. Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang. So walang organizer. Walang organizer. Kayo-kayo lang din. Kayo-kayo lang. Diba? Pero kami lagi namin yun. Every year ganun kami. Bakit? Kasi bakit naman kami hahanap ng host? Kami na yung host. Tama. Diba? Bakit din naman kami maghahanap ng event organizer? Eh kami mismo nag-organize kami ng event. Pero correct. Kami yun. Kung kayo, hindi naman kayo event organizer. Hindi naman kayo host lahat. Tapos ang host nyo lagi, eh talagang lahat ng mga bagong empleyado na isinasalang po ninyo at ginagawa po ninyo kasangkapan. Inaalay po ninyo kapag ka-Christmas party. Alam na this. Kulang kayo sa budget. Hindi, totoo naman ha. Hindi sa kulang sa budget. Siguro, yung kung saan ka nagtatrabaho, kesa naman nga naman ibayad sa external na host. Mm-hmm. Diba? Idagdag na lang sa pagkain. Yes. Or idagdag sa mga prizes. Ganon. Okay naman yon. Hindi naman sa walang budget. Chika lang yon. Pero masasabi po namin na yung talagang kumukuha talaga ng artist from the outside. Mm-hmm. Kumukuha ng host from the outside. Diba? Nag-outsource ng event organizer. Yes. Diba? Alam natin na sobra-sobra yung extrang budget talaga nila or talagang naglalaan sila ng so much kapag ka year end. Correct. Pwedeng Christmas party, year end kasi doon na lahat, pwedeng awarding, lahat na sama-sama, di ba? Totoo 'yun. Oh. Ang may actually parehong may good side at saka ano downside ang pagkuha ng host or third party supplier. Halimbawa, sa party pag kayo hindi kayo kumuha, ibig sabihin yung budget nyo talaga para sa inyo. May mapaglalaanan. Yung tama yung binagit mo, partner, pwedeng as prizes o kung saan man magandang venue, 'yun yung good side. Ang good side naman ng kukuha kayo ng third party na supplier, hindi na kayo mangangarag. Hindi na. Diba? Sila na ang bahala. Yes. Yun yung maganda doon. Kung party, nag-e-enjoy na lang kayo. Correct. Hindi yung kayo-kayo na itong
ilang buwan yun ang pinaprepare to, hindi na kayo nakapag-concentrate sa main job ninyo. Hindi diba, pa kayo nag-enjoy. Pagdating ng party, ngarag ka pa. Ikaw lang ang hindi lasing. Totoo kaya. Yung team nyo lang yung hindi lasing kasi ngarag na ngarag kayo, pagod na pagod kayo. Diba? Oo, totoo yun. Tapos yung feedback, kapag hindi maganda yung kinalabasan, sa inyo rin yung bagsak. Tama. Huwag kasi, na natin silang ano, pag-organize ulit next year. Pero at ang least, pangit. At least, diba, ang maganda tama part, advantages and disadvantages. Advantage ng may kumuha ka, nag-outsource ka ng team outside. Host kapag and organizer. Kapag ka bulilyaso, sa kanila ang balik. Yes, diba, hindi sa inyo. Ang sinasabi, kapag ka ikaw, sa'yo yan eh. Oh, diba? Ikaw yun, ikaw nag-organize eh. So ang balik kapag ka pangit, may kulang ang sangkap na nga sa hug ng pansit. Diba kayo yan? Kasi syempre, alam nga namang kumuha kayo ng caterer nang hindi kayo nag-food tasting. Tama, yan, diba? Totoo yun. So ang ano talaga dito, sa inyo po talaga yan. So tanggalin na natin ang stress sa inyong mga ulo. Yan. Kaya nga nandito kami, pinapadali namin ang buhay ninyo. Yes, padaliin na natin ang mga buhay po ninyo. Sabi ng mga organizer, yes, push nyo pa, push. Siyempre, no. O, supportahan natin ang business natin. Hindi lang yan. Siyempre, kailangan suporta ng business natin. Ilang taon din, di ba, na nahimik ang industriyang yan. Yung event organizing, hosting, ganyan. So, hayaan naman po natin, kumita po kami this December. Yung industriya ng events, ng mga live events. Marami yan. Madami po kayo matutulungan. Di ba? Lights and sounds. Yan, dami. Oo, yung mga production team. Prod diba? Team, kung tawagin. Sa true. At ito talaga yung ano na, mapapadali po talaga yung buhay ninyo. Oo, hindi lang kayo sa trabaho. Gusto niyo po ba ito? Ay, ayoko niyan. Hindi yan. Di ba? Kasi ang nag-iisip talaga niyan, yung organizer na kinuha niyo sa labas, taga-oo lang kayo. Yun yung kanilang trabaho. Yes. Di ba? Isama niyo na po ang tambalan sa mga ipupush po ninyo. Yan! So, pag magkakaalaman na talaga ng budget. Oo, kapag ano. Pero sa bagay, partner, no? Halimbawa, tayo, kumuha tayo ng outside na, kunyari host o kaya artist. Tapos yung mga raffle natin, wale. Magagalit din ako sa organizer. Oo, kaya. Diba? Parang doon lahat napunta doon sa ano, sa mamahaling host o kaya doon sa mamahaling artist. Tapos rice cooker tayong lahat, electric kettle. Wala na po nagkikettle. Bihira na palaga. Pinig ko. Totoo yan. Ito rin. Kaya, good luck talaga sa mga pagka-organizing ng Christmas party. Iwas talaga ako sa party. Kasi ang daming... Masalimuot, hindi mo na-enjoy yung season. Oo. Tsaka ang salimuot, lahat talaga ng ano, ang balik talaga sa'yo. Totoo. Alam mo naman yung mga tao, mag-attend na nga lang, ang dami pang hamak. Diba? Sabi ko nga sa'yo, recently meron tayong hinostan. Oo. Ang ganda na ng lugar ha, masarap yung pagkain, pero yung kasama namin sa table, talaga namang wagas, ang daming sinabi. pumunta lang naman siya. Oo, naimbitahan diba? Lang naman, nakikain ka lang naman. Correct, pero ang daming sinabi. Oh, 5-star hotel yun ha. Oo, sa true. Bonggahan yung celebration. Kaya nga, diba? Sinasabi pa rin hindi maganda. Keso, bakit konti lang ang waiter? Ang dami talaga. Tapos pagdating sa CR, maririnig mo lahat yan, partner. Diba? Kaya, ano din, masalimuot din talaga mag-organize. Totoo yun naman, madugo. Madugo ang events, ha? Kaya may dahilan kung bakit sila, they are paid that way. Yan. Correct, ha? Nandyan sila para tulungan nga mapadali ang trabaho nyo. But most importantly, ayaw namin na na-stress kayo. Correct. Pagdating ng event mismo. Gusto ninyo kayo na pa-party-party na kayo. Oo, nag-enjoy na lang. Pero, wag din naman na sobrang pinabayaan nyo na doon sa organizer. Dapat meron din naman kayong ano doon. May contribution naman. May contribution. Naman. Kasi minsan nangyayari din po yan. Parang binigay na lahat doon sa organizer, hindi nag-coordinate. Oh. Iba na pala yung pangalan na sinasabi. Ganun. Nakaka-lurk eh. Na iba na yung event. Oo, na iba na yung... Sabi ko nga sa'yo, nangyari yan sa akin. Anong event talaga? Oo, basta may event talaga. Tapos, syempre, bilang hindi naman ako taga doon, hindi ko naman kakilala yung mga nag-attend. Oo. Kumbaga, kung nagbigay man ng briefing sa akin, ang briefing lang is that, eto ha, ang mag-a-attend nito ay puro mga kunyari, puro teachers, kunwari, ganun. Tapos, sensitive sila sa mga ganitong mga position, ganun. Brief naman sa ganun. Tapos, syempre, kapag may binigay na script, susunod lang naman talaga tayo sa script, di ba? Di yung script, partner, may pinabasang ano, parang, bago i-introduce yung guest speaker, may babasahin. Syempre ako, partner, super basa. Yung pala, wala man lang nagsabi sa akin, ibang tao pala yung kinikwento ko. Ibang tao yung nasa stage, ibang tao yung kinikwento ko, partner.
Baka naka-template pala yung ano, yung script na binigay sa iyo, copy paste. Siguro hindi ko alam kung ano nangyari. Galing sa ano, sa previous event, tapos baka, mag-forward sa iyo. Basta ganun. Basta ibang tao. Nakakaloka. Minsan ang nangyayari 'yan, ha. Ang balik nung sa host eh. Oh, ang balik naman nung sa host. Sasabihin ng audience, munta nga nung ano yung ano, para mali yung sinasabi. Oh, mali sinasabi niya. Yung mataga dito 'yan. Ganun. Eh, sumunod ka lang naman sa script. Sa true. So, ito din, another tip, no? Kung kukuha kayo ng host, make sure na kumuha na rin ng host from the outside. Kuha na rin kayo ng maayos na organizer. Mm. Kasi minsan, pag gumawa kayo ng host sa labas, kayo rin yung organizer, minsan may disconnect eh. Oo. Na parang, yun nga, nalibang na rin kayo, nakalimutan nyo yung host, hindi nyo pinakain. Correct. Ay, diba? Totoo nangyari na yung kape. Alam nyo po ba ito, ha? May disconnect kasi nga sinasabi ko po sa inyo. Alam nyo kung ba't namin sinasabi ito? Oo. Kasi meron po kaming events team ni Chuper. Racket na rin pala. Colors. Yung pala, colors! Charot. Hindi, pero tama diba, kasi sinasabi mo, partner. Kasi nga, kunyari, ang dami nilang inaatupag eh. Ang dami nilang inaasikaso. Oo. Lahat yung bisita, yung raffle, yung program, yung kasunod, sino yung mga VIP na darating. Nakalimutan na yung host, hindi na brief ng maayos. Mm-hmm. Gutom na yung host, nanginginig sa stage, tama. Hindi nyo po alam. Uhaw na uhaw, saan kukuha ng tubig? Sabi ko sa inyo, naku, nangyari na yan sa akin. Ito talaga, ha, kwento ko lang, ha. Eh di syempre, sobrang, yun na nga, partner, taranta. Pero parang may events team din ata. No, hindi ko sure, hindi ko matandaan. Basta memorable tong naging experience ko dun kasi sumampa kami ng stage nang hindi kami pinakain. Huwag ganun. Na wala nakakaalam. Alam na hindi pa kami kumakain. Kasi, ang alam lang, dumating na yung host. Okay, ito na yung profiting script. Wala nag-brief. Wala nagtanong. Ano nangyayari? Hindi kami in-orient. Totoo. Sabi, magaling naman sila, hayaan na. The kids naman namin, I mean, you got us. Magaling naman din kami dyan. Alam namin yan. Pero hindi namin alam lahat. So, kung anong gagawin? Ganon. Kaya na-appreciate ko kapag ka nagtatanong sila ng, meron po ba kayong preference sa food? Yan. Mm, yes. Although, minsan yes, may mga nagtatanong, tapos pagdating mo dun, wala naman. Yung mayabang lang. Iyayabangan ka, patanong-tanong pa. Patanong-tanong, pagdating dun, wala di pagkain. Okay, tatanong pa, ano pong kotse ang dala nyo? Oo, gano'n. May parking. Pagdating dun, wala parking. Nangyayari yan. Ang tagal mo nag-iikot sa venue kasi naghahanap ko ng parking. Pero sinabi meron. Kinuha yung year, model, and make. Yan, plate yan. Number, ganyan. Pagdating doon, walang parking. Pagdating doon, ano po kayo? Ay, hindi din alam nung guard. Nakakaloka. Wala ka idea. Wala. Kasi nga aligagana yung yung inside ano niyo, in-house organizer ninyo. Mm-hmm. Unlike pag outside, alam nila lahat 'yan eh. Tama. Yung nitty-gritty ng events tsaka alam nila. Trained sila diyan. Trained sila. Kaya may dahilan kung bakit may bayad sila. Yes. So mula diyan nga sa mga parking hanggang sa nakakain na ba yung host. Correct. Hanggang sa ano tawag dun sa term na 'yon? Ano yung ano 'yun? May nagtanong sa atin. Food hospitality. Hindi. Hospitality rider. Yan. Oh, di ba shala yan? Shala. First time namin narinig yun. At mag-host kami ng event for them again on December. Yes, so, yes. Yung organizer nagtanong, what's mami, I know your hospitality rider. So, taray, ninayabangan tayo. Hindi na tayo hinihinga ng parking. May rider na din. Sabi ko, taray, ba din? May rider daw. Ba din? So yun, tinatanong. Alam lahat. At ito ha, ito dito namin na-appreciate. Yung kapag halimbawa, hospitality rider, ano ibig sabihin nun? Mm-hmm. Yun yung, ano po ba food yung requirement. Mga food requirement ng host, ganyan. Mm-hmm. Usually parang ganun. Kasi minsan may ganun eh. Halimbawa, may host na vegetarian. Oo. May host na hindi kumakain ng ganito. Oo, may host na allergic sa ganito. Allergic sa money, pinakain mo magamaga yung host. Tapos kalimang piso nila. Kala mo na binuhutan ng ipin. Ano ba yan? Nag-host siya? Kahit maga. Pero sa totoo lang, nakaayon na allergic siya dun. Correct. Di ba? Yung ganon. Diba? Hindi niya alam na kunyari, ano, may money yung kinain. No? Ayan, something totoo. Ano, may seafood na ano. Na flavor. Nakahalo. Nakahalo. Eh, allergic yung host. Sensitive. Pag akit ang stage, pantal-pantal na siya. Naka-off shoulder pa na.
Bitak-bitak pula-pula. Yung shoulder, oh. 'Di ba? Kaya na-appreciate talaga natin kapag ka, 'yun yung tinatanong tapos talagang actual na naka-ready, ganoon. Yun nga partner, yung isa sa mga tinanong sa atin, hospitality rider. Normally ang sinasabi ko lang, kailangan ko lang po ng malamig na malamig na Coke. Tuwang-tuwa talaga ako partner kasi nagbigay sila ng isang cooler na puro Coke. Oh, sipin mo oh, mga ganoon. Lamig-lamig, ganoon. Ganado tayo magtrabaho ganado. Pag ganoon. Yun lang yung mga small aspects na nakwento namin, marami pa yan. Yes. Nasusunod yung tamang oras kapag tama, may organizer correct, kayo. Totoo, di ba? Walang late, walang delayed kasi malayo pa lang yung host, tinatawagan na. Oo. Oh, ganun. Lahat ang darating. Ayan, pag-usapan pa natin yan more later. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Cole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Blue, isa sa napakarami ninyong gay tambalanistas since early 2022. Ah, kaya pala, this year ka lang. So hindi mo alam na kapag ka gay, ang tawag namin ay tambalerina. Oh, tambalerina natin since early 2022. Nakilala ko kayo dahil kay Boyfi. Mahilig kasi kaming mag-long drive and one time while on the road, he insisted na makinig kami sa Mahiwagang Burnay instead of the loud music that we usually play. Kaya naman pala, mas loud si Nicole sa kahit anong loud music at ang macho ng tinig ni Chuper. Nako, mangungutang ba to? Diretsahin mo na kami. Diretsahin mo na kami. Nang makahindi na rin kami agad-agad. The answer is no, tsareng. Mula noon, na-addict na ako sa kakalugan ninyong dalawa. Sumulat ako dahil bilang bright kayo, gusto kong humingi ng payo. Nakaka-pressure. Nakaka-pressure pag wala pang almusal. Anyways, I met my partner in 2019 sa inuman session with a mutual friend. May instant chemistry kami pero hindi kami masyadong nag-usap dahil nakabakod yung mga may gusto sa amin. The next day, nag-PM si Bakla. In-entertain ako ng bongga kasi bet na bet ko. In-entertain ko ng bongga kasi bet na bet ko. Isa pa, gusto kong magka-jowa ng may kotse. Ingit kasi ako sa mga couples na naglo-long drive tapos naglalakwat siya kapag day off. Hindi nagtagal, nagkita kami. One week after that first meeting, lumipat na siya sa bahay ko, dala ang mga gamit at ang aso niya. Wow, ang bilis! Walang-wala kami when we started. All we had were our dreams. We started to dream for a brighter future together. Naging sunod-sunod ang promotion ni Boyfi. Nakabili siya ng kondo at bagong kotse para sa aming dalawa. Nag-effort din naman ako ng todo sa trabaho para makabili ng property. Nakakuha ako ng bare house sa Bulacan at pwede na naming tirhan. Kaso, hinihingan ako ng 117,000 na equity bago ma-approve ang additional loan ko for home improvement. Naloka ako kasi kaya nga ako naglo-loan, kailangan ko ng pera. Eh bakit magbabayad muna ako bago ako magka-utang? Ayoko namang umutang kay Jowa kasi ang dami din niyang gastusin. I do not share this problem with him anymore kasi it's causing him stress. Nasabi na nga niya na ayaw na niyang pag-usapan. Ang ending, isang taon na, walay pa ding eksena sa bare house namin sa Bulacan. Nalulungkot ako kasi kahit ginagawa ko naman ang lahat, ang bagal ng pag-angat ko sa buhay.
Hindi nakakatulong na sinasabi ni Boyfi sa fest ko na nalulungkot din siya dahil napag-iiwanan na niya ako. Madalas tuloy akong natutulala sa kaiisip. Minsan bigla na lang tumutulo ang luha ko. I know I am depressed, pero ayoko nang mag-consult for medical diagnosis dahil baka ma-depress ako lalo sa ibabayad ko for consultation. Naisip ko nga na tapusin na lang ang buhay ko, pero naalala ko naman na yung insurance policies ko, wala kasing makukuha ang beneficiaries kapag nag-suicide ang insured. Hoy! Baklang to! My work is the root of my depression, kaya plano kong lumipat ng trabaho next year. Maliban dito, tambalan, may mga tips ba kayo na pwede kong gawin para maging positibo? Ang inyong tambalanista, Blue. Alam mo, ang simple lang ng ano, nung, actually yung the manner that you tell your story, kahit na parang obviously mabigat for you, nagaanan ako. Diba? Mm-hmm. May ano, meron talagang special place in my heart ang ano, ang LGBT. Iba mm-hmm. talaga yung ano, yung kaya ang dami kong kaibigan ganyan. Tapos na-realize ko nga dun sa listahan ng mga ninong at ninang ng mga anak ko, parang madami talaga dun ang LGBT versus yung mga straight. Oh, kasi masaya sila naman, masaya talaga kasi sila, 'di ba? Tingnan mo. Napaka-positive ng aura, diba? Lagi. Yung energy, ng vibes. Yung vibe nila, yung aura, yes. Yung vibe, yung energy nila, always so positive. So, kahit na itong si Blue, talagang feeling bluer than blue or blue na blue siya, malungkot, mm-hmm. 'di ba? For some reason, yung paraan mo ng pagkakwento, it's still light. Diba? So, ibig sabihin nun, Blue, you will find it in your heart to find that joy. Kasi kaya mo nga magkwento ng mabigat na ang magaan. Dating sa amin ay magaan, mm-hmm. diba? So, kaya mo rin yan for yourself. And it's good to know that you know kung ano yung root cause ng depression or dahilan kung bakit ka nalulungkot, nagkaka-anxiety, nasi-stress, diba? And that's work. So, yes. Ibig sabihin nun, alam mo kung anong dapat gawin. Yun yung maganda eh. Parang katulad ng pag meron kang sakit, mas maganda pag alam mo yung root cause. Yes. Diba? Kasi pag alam mo yung root cause, alam mo kung ano yung eksaktong gamot na ibibigay sa'yo. Tama. Diba? Unlike yung parang katulad na namin noon na mga hirap magbuntes. Minsan hindi mo malaman kung anong root cause. Pero kapag ka nalaman mo na, mas madali na eh. Ah, okay, stress pala, so bawal ma-stress. Ah, okay, mali pala yung pinasukan. Ganon. Ganon. Ah, so doon sa tama na lang. Sa tamang pasukan. Doktor, oo, sa tamang doktor ang pasukin. Diba? Ganon. Tamang, ganon. So, once you know the root cause, you'll have more concrete, mas konkretong mga pwedeng maging plano. Diba? So, yun yung maganda. And that's good that you know it. And that's good that you'd like to shift to a new career or a new job. Na syempre, dapat yung magbibigay na mas extra budget. Kasi, actually, ang root cause din talaga dyan, yung budget. Diba? Yung kakulangan sa budget. Tama. Bakit ganun, no? Pag wala ka talagang pera, pag wala kang budget, ang lungkot mo lagi. Correct. Diba? Diba? Pero kapag may dumating na cheque, maayos yung budget, kulang ka rin sa dasal. Pero kapag ka, kulang ka rin sa ano, kulang sa budget, yung budget mo, kulang. Oo. Yung finances mo, talagang wale, diba? Oo. Mas matindi din yung dasal mo, diba? Kaya siguro minsan, wini-will din talaga ni Lord eh, na matuto tayong magdasal, diba? So, hindi natin kakalimutan yung factor ng prayer. So, huwag yes. natin kakalimutan yan, Blue. And syempre, maganda, katulad ng sinasabi namin lagi ni partner, ang kagandahan sa mundo ngayon, marami nang pwedeng pagkuhanan ng means of yung extra income. Yes. Yun, diba? So, kung halimbawa, lipatan mo trabaho, hindi rin naman ganun kalayo yung difference sa sweldo, pero posibleng may promotion. At least doon sa part na yun, hindi ka mahuhuli. Diba?
kung kulang pa rin, yun na, maghahanap na talaga ng ibang mga pagkakakitaan. Ang daming ganern. Ang daming pwede. Yung iba nagdo-double job talaga. Sa true. Kung hindi man double job, may sideline. At meron. Lahat yun, marami nang gumagawa nun. Correct. At lahat to pwede mong gawin sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Tama. Diba? Kung kulang ka sa pera, sa sideline ka. Tama naman yung lahat yung sinabi mo, partner, magaganda yun. At i-apply mo yun sa'yo, Blue. Correct. Kasi doable lahat yun eh. Diba? Magandang practice talaga yung aalamin mo saan nanggagaling yung problema mo. Mm-mm. Pag na-identify mo yan, mahanapan mo ng konkretong solusyon. Sa true. Diba? Ang ganda eh. So at alam niya. At least malinaw. Correct. And advantage mo yun being an LGBTQ na known for being happy, known for being cheerful. Use it to your advantage. Yeah. Diba? I-apply mo yung kasiyahang binibigay mo sa ibang tao, sa sarili mo. Correct. Diba? So ibig sabihin, kung kami may nakikita kaming bright side of your personality, diba, the positive aura from you, titingnan mo din yung sarili mo at i-apply mo yun. Diba, yung pagkaka-deliver mo, pagkakakwento mo, ang ganda, positive diba? Eh. Diba? Ano yung pagkasabi niya, partner, hihingi ako ng payo bilang mga bright kayo. Diba, yung mga ganun, simple lang siya eh, pero nakakatawa. Oo, diba, yung mga ganun bitawan. Tingnan mo din yung sa sarili mo. Diba? Hanapan mo yung sarili mo ng saan ba ako nag-excel, saan ba ako positibong tumingin, saan ba ako nag-enjoy, ano ba yung interest ko. Yan. Diba? Lahat ng positibo tingnan mo at i-apply mo yun sa sarili mo. Kung mahilig ka sa, kung ayaw mo yung trabaho mo kasi nakaka-stress, hanap ka ng bagay na kung saan ka interested. Correct. Diba? Magluluto. Diba? Pag-decorate. Hosting. Yes, pag-create ng events. Correct, diba? Paggawa ng vlog. Pagsusulat. Yes. Madaming option. Kung saan ka interesado, gawin mo at sigurado sasaya ka doon. Yun. Know your happy triggers. Lagi namin sinasabi ni partner yan sa tambalan segments namin. Know your happy triggers. And I'm sure that you know it. Diba? And again, katulad din ng sinabi natin, diba? At least you know the root cause. Pero partner, meron ding isang aspeto yung jowa eh. Kasi yung aspeto ng jowa, while masaya ka sa kanya, while you're building dreams together, merong aspeto na dinadown ka niya. Or so, pwede rin naman or pwede minomotivate. Pwede din, diba? That's why pwede you rin. Look it on the brighter side. Pwede namang motivation, ikaw, pwede mong tingnan yun sa means para mas mag-work. Mm-mm. Diba? Ay, ganun ha. So, ganun correct. Pala. So, kailangan galingan ko kasi sinasabi niya lagi sa akin na nahuhuli na ako, ganun. Pinamumukha niya sa akin na parang ite lang ako, ganun. Diba? So, yung sinasabi natin, hanapan mo yung sarili mo ng something positive. Diba? Para makalimutan mo yung problema mong pinagdadaanan ngayon. Diba? So kung sinabi sa'yo ng jowa mo na ano ka ba, na pag-iiwanan ka na, don't be blue. Oo. Diba? Sabi mo, atar ka lang ha. Oo. Teka. Be bright. Oo. Diba? I will wear my red heels. At ipapakita ko dito sa boyfie ko, diba? Oo. Na hindi ako nahuhuli. Nahuhuli man ako sa budget, hindi ako nahuhuli sa ganda. Yan. Diba? So, meron kang pwedeng gawin. At lahat tayo may strength eh. Lahat tayo may strength na pwede mong, na kung saan pwede ka mag-excel. Kung sa trabaho mo yan, hindi ka nag-excel, then leave. Correct. Hanap ka kung saan ka masaya. Pero alam mo, meron ding aspeto, Blue, na ano, baka naman kasi minsan, sobrang inisip ko kasi baka masyado mong, kunyari, pinush yung isang bagay, tapos hindi mo muna kinaya, yun din yung nagkukosa yun ng kalungkutan. So, pwede rin tayong hinay-hinay lang one day at a time. Kasi totoo eh, nakaka-disappoint. Meron kang binili na bare na house. Tapos, gusto mo siyang i-improve. Pero, kaka-loan mo nga lang about it eh. Tapos, maglo-loan ka ulit para i-improve. So, nalulungkot ka. May aspetong ganun eh. So, ano lang, isa-isa lang. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Kaagad-agad yan eh. Diba? Tama. Ano, mamamatay na bukas? Hindi pa naman, diba? Hindi naman naalis yung bahay nyo, hindi, ha? Nandun lang hindi naman siya. Naglalakad. Correct. Oh, wala namang aangkin yan. Sa true, diba? So, pwede rin nga slowly but surely. Diba may mga ganon? Minsan, nagigets natin na bakit tayo nalulungkot. Halimbawa, hindi natin ma-improve ang isang parte ng bahay natin. Ganyan. O kaya, bakit hindi natin nabibili? Pwede mo muna kasing pag-ipunan.
'Di ba? Ipon-ipon ka muna and then when the time is right, 'di ba? Magiging okay din ang lahat. Malay mo mabili mo pa yung katabing lupa ay, naku, o yung katabing bahay, 'di ba? Dami nang dami mo nang lupa, friend, 'di ba? Baka ganoon, hindi natin masasabi. So, take each day at a time. Don't overthink. Oo, kasi overthinking 'yan talaga yung mga dahilan kung bakit tayo minsan nagkakaroon ng stress and anxiety.